Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lucida DS Moringa Extract Capsule. Mas kumpleto with Lucida. Text na sa 0918-310-1841. Kung paano makukumpleto ang nutrisyon with Lucida DS Moringa Extract Capsule. Sadyang malupit ang tanhana. Sabi ni Doc, may sakit ako sa baga. Diyos ko, bakit ako pa? Bakit ako pa? Bakit nang bakit ka dyan eh? Parang pugong kasi ang bibig mo! Kau talaga, damuho ka! Itigil mo kasi ang paninigarilyo mo! Pati Diyos, dinadamay mo ba? Malupit ba ang tadhana? Tutok na sa ating programa, The Better Life with Miss Belle G. Kasama si Lacey Bayan. At syempre mga kaibigan, tayo po'y balik ulit sa ating program, The Better Life with Miss Belle G. About feng shui pa rin ating pinag-uusapan. Medyo siguro mamaya itry lang ho natin na makatanggap po ng mga calls sa inyo. But I think the best na mas mabilis na masagot ni Miss Belle ay text. Yeah. Diba Miss Belle? Pwede natin pagbigyan yung isa dito mamaya. Alright. May mga text po rito. I'm Marites Silensim, September 15, 1970. Year of the Dog. Metal. Metal siya, right? Niya. Oh, metal. Mm. Dumating pa kaya ang lalaking para sa akin? Single pa po ako. Ayan. Okay. Mm-hmm. Yun ang tanong niya kung dadating pa daw. Kung dadating pa. Okay. Oh. Bigay natin yung heavenly luck niya. Alright. Muna. This year, ang dog, swerte, di ba? Mm-hmm. Meron tayong tinatawag na fortune stars. Alright. Marami yan eh, 108. Pero konti lang yung lumalanding dun sa mga tinatawag namin na 24 mountains. Energy ng mga pinanganak. Okay? Mm-hmm. And sa dog ngayon, ang dog this year, nasa kanya yung tinatawag namin na small auspicious star. Tapos meron siya katabi na big auspicious star. Kaya yung taon niya is better this year than last year. So ang tanong niya, sa heaven luck, pwede okay. Siyang ano, magka-boyfriend ba ang tanong yes. niya? Kung babalik daw. Oo. So, kung babalik sa kanya, pa kaya ang lalaking para sa kanya pala, hindi babalik. Ang bata niya pa kung naman, darating. 1970. Oh. Okay. May darating, di ba? Una, heavenly luck. Wala namang sinasabing hindi okay ang kanyang romance luck. Mm-hmm. Di ba? Tapos yung manly luck niya, baka naman mamaya dumating, inaaway-away niya or ayaw niya tanggapin. Yes. So wala tayong magagawa doon. Hinaharang diba? Mo yung pasok ng magandang enerhiya. Tama. Oh, siya diba? Mismo umaayaw, so wala tayong magagawa. Mm. Pero kung gusto niya pa ng tulong ng earthly luck, pwede natin turo. Ayun. Okay, kasi Miss Marites, no? Mm-hmm. Yung tinatawag namin na peach blossom star or the romance star. Mm-hmm, diba? Mm-hmm. Nasa southeast yan ng ating tahanan. Yes. Okay. So, yung tahanan natin southeast, if pwede ka dun mag-room, mas maganda. Mm-hmm. No? If you can use it as your room. O southeast ng kwarto mo, ilagay mo dun yung kama mo, dun ka matulog. Pero sa tamang direksyon niya. Mm-hmm. Diba? Makakatulong yon. Because the energy there is romance energy. Para sa kanya talaga. Oh, so makakatulong yon. Okay? Mm-hmm. Wag lagyan ng tubig, ha? Mm-hmm. Bawal ang malaking tubig sa southeast ngayon. Baka magkaroon ng infidelity. Ah, ganun ba? Yeah. Too much energy. Ah, sa naman. Kanya yun, sa case niya yun. Sa case actually ng lahat, ha? Southeast ng bahay niyo. In general, niyo, wag maglalagay ng malalaking tubig. Southeast in general, wag maglalagay ng aquarium na more than 5 feet. Wag maglalagay. Eh paano yung mga may ponds? Paano yung mga galon ng inumin tubig? Iba naman 'yon. Ah, iba na 'yon. Pag-usapan 'yon, ha? Ibang usapan 'yon. Wag doon. So basta wag maglalagay ng malalaking aquarium. Lalagyan ng tubig o may tubig. Na okay. More than 5 feet, tama ba? Ang laki ng bukana, di ba? Ang laki ng bukana. Oo. Okay. Yung laligyan naman ng tubig natin, ganito lang eh. Oo, maliit lang eh. Okay. More or less yung energy doon, hindi masyado nagsisirculate. Yun ha, nabanggit tuloy-tuloy yun. Sinabi ko na para... So in general, huwag maglalagay ng tubig sa southeast side of your house. When we say tubig, we mean big ones. Like ponds. Yung mga malalaki. O kaya yung mga falls nila. Pool. Malalaking bahay, swimming pool. Ayun. Yung ibang bahay, di ba? May swimming pool sa loob. Eh, yung aquarium, okay lang. Aquarium na malaki. Hindi rin. Oo. Medyo so, maliit, masyadong okay malakas ang energy. Baka ma-over yung loud. Hindi mas maganda wa ka na maglagay na anumang tubig sa southeast. Safer. Pero kung halimbawa mga water feature lang, enhancer naman yun eh.
Okay lang yon. Pero dapat dito, Miss Bell, gumamit ng kompas. Yes, para malaman nyo yung southeast, southwest, northeast. Oo. Just be sure with your kompas kasi minsan yung kompas sira. May mga phone po na kaya mag-download ng compact. Oo, may mga please apps do na it. Free na lang nga ngayon, di ba? Free na. Okay? Kitang so, importante kita. Po yon, ha? Alright. Kaso minsan ang tanong pa, paano raw wag compass? We're willing to teach them how to do that. Maybe we can teach them next week. Next week. Miss Bell, para ma-accommodate natin yung mga text pa rin ngayon about animal science. Or maybe we can do one lecture day also for them. For yes. those who really want, di ba? At a very minimal lang na pang-umilienda lang nila. Very exciting na itong ating program. And we are teaching them on air yes. how to do the classical feng shui. And you know the what is important with classical feng shui is the compass. Mm-hmm. Diba? So yun ang main tool na dapat ginagamit. Tool very compass. Important tool, diba? Is the compass. Mm. Tapos with the compass kasi, though you know the directions. Mm. Tapos ang importante, we are teaching them how to let in the energy, diba? Mm-hmm. How to gather energy and make it a good energy inside the house para maging helpful siya or benevolent sa mga nakatira doon, para yung mga endeavor ng mga nakatira ma-achieve nila. Alright. Actually yun eh. Yun yung feng shui. Yes. So it's not really then with that now madali eh. You become healthy and madaling sumagana ang buhay. Alright. Okay. Miss Bell, may tanong ho rito. Lakay Ray and Ma'am Bell, can I ask a question? Bakit po ang 12 animals ay napili to represent the 12 animal signs. Mm-mm. What is special about those animals to earn them their place sa animal signs? Kindly satisfy my curiosity. Okay. Thank you. So, what's the name? Sino wala po? Siyang pangalan na yun. Narinig lang kita, Lakay Ray. ang number niya kasi ends with 5917. Pakilagay na lang po yung name or anyway, any alias. Doon po sa nag-text. Text, ano? Yes. To satisfy you, no? Actually, choosing the animal signs ay hindi naman ho talagang rason. Si ano pala? Sino? John sino Francisco of Makati City. Ah, okay. Yeah. Mr. John Francisco of Makati City. Wala hong nilagay na bakit sila, di ba? Mm-hmm. But because I think for mas madali matandaan, code lang din yan, actually. It's just code. Mm-hmm. Okay? Para mas madaling matandaan. Ay, rat pala ako. Eh kasi kung walang tayong clue, code for a certain thing, mas mahirap tandaan. Okay. Yun lang talaga. Walang ibang meaning. Bore ka. Mataba ka, baboy yes. ka, mabagal kang umuwi. No, it's a no-no. Uh-oh. Okay? I think it's a universal design according to Chinese feng shui, right? Sa ancient, yan ang origin yan eh. Right? Although sa kanila, may mga ibig sabihin yung ibang animals, pero hindi lahat. Uh-oh. Diba? Like the dragon to them. Oh, di ba? Yung iba, yung sa Greek mythology naman yun, sa Greek, yung zodiac signs. Okay, ganun din sa Greek, di ba? Sa stars meron naman. Meron sila, oo. Gemini, yes. Aquarius, Sagittarius. No? So, may ibig sabihin. Dito rin sa feng shui, minsan meron din sa mga animals, bababa, phoenix or something, di ba? Has a meaning to them. Ducks have meaning, di ba? Mm-hmm. Two ducks together is a good thing, di ba? It's a good gift. Which means you'll stay together. Ganon, di ba? Pero dito, kikita mo, wala naman dito yung duck. So, wala talagang ibig sabihin. Code lang. Correct. Okay. Okay. May pahabol si John Francisco. I'm 1982 year of the dog. Ayun. So, yes. Anong element daw? Water, dog, ano po? Water. Wow, water. Two eh. Water, yeah. 82. Two. Di ba? Element niya, and how's my luck sa paghahanap ng work? Kaya. Two. Siguro kaka-tune in yan lang. Dog then? Okay. Kanina, compared to dun sa isang dog, sa kanya, madali ang pera. Di ba? Ang tanong dyan, naipon ba pera? Yun. So, now, earthly luck will come in. Like the doors should not be aligned, your main door should not be aligned with your exit door sa kitchen. Or in the energy, pagpasok, dire-diretso lang lumalabas. So, hindi naiipon. Oo nga, no? Tagus-tagusan. So, di ba? Sayang endeavor niya. So, yung individuality na isang tao, dapat aayon doon sa enerhiya rin ng inyong bahay.
Yeah, may tinatawag tayo na house guwa. Oo, kailangan house energy. Yung sinasabi natin ngayon is only life guwa. Yes. Di ba? Mm. Or kuwa. Ngayon, life energy. Next time we'll tell them what is house energy mm-hmm. or house kuwa. Mm-hmm. Importante rin yun. Ayan. Alright. Good afternoon po, Lakay Ray. Sandali, nabasa ko na yung kanina, naulit lang yung text. Alright, from Steve. How would my year be this year? Ano? Siya po ay lalaki. Tama, pangalan ni Steve. Steve? June 29, 1972. 72? Siya yes. daw ba ay... Natatawa ka rito. Rat to eh, rat. Will I get rich and pumayat? Rat, rat, see? Sa tanong niya pala, ambitious na, no? Will I get rich? And how about romantically? Wow, 72. Thank you po. Ayan. Okay. Alright. Steve. Mm. Parang may Steve akong friend na mataba, tsaka kwan. Mayaman na eh. Mm-hmm. Oh. Anyway, 72 is rat. Mm-hmm. Tama? And it's a water rat. Okay. Oo. Yung yayaman, actually, is para sa lahat. Dapat lahat pwede yumaman eh. Mm-hmm. Only that, we need also the manly luck and the earthly luck mm-hmm. to give the totality of yung yumaman. Not only the heaven's luck. Oh, hindi pwede yung heaven. Pero kasi pag yung heaven's luck nandyan na, mm-hmm. mas madali eh. Mas madali. Oo, kasi mahirap yung heaven's luck. Oo. Kung taon na ito, medyo... Bakit? Eh, ang bumubuhos nung kasi ang universe eh. Yes, heaven's luck na yun eh. Tapos tayo, manly luck, mm-hmm. di ba? Gumagalaw tayo kung saan. We ourselves is energy. Mm-hmm. We move around energy. Everybody, mm-hmm. everything that moves have energy. Mm-hmm. Tama? Mm-hmm. Oh, that's why we make things dapat harmonious to us. Okay. Para hindi tayo masaktan, mm-hmm. magkasakit. Mm-hmm. Oh, babalik na naman, pag hindi tayo may sakit, mas madali ang prosperity. Yes. Oh, so pwede siya yumaman, bakit hindi? Oh. Mm-mm. Ayan. Basta... Nasa kanya pa rin yun. Yes. Oh. Nagtutulungan lang ho yun. But the heavenly luck now for him is good already, dog. Mm-hmm. Di ba? Yes. Oh, kanina so maganda natin, yung taon niya ngayon. Maganda yung taon niya ngayon. Nasa yes. kanya na... Andito tayo for the earthly luck. Nasa kanya yung manly luck. Alright. Okay. Mm. Okay. So, nasa sa'yo na ang timon, Steve. Alright. From Ruel of Cavite, sabi niya, may pag-asa po ba kaming umunlad? Ito pong birthday ko, April 26, 1950. Ang kanyang misis, September tiger? 1943. So, siya ay tiger. Ang wife niya is 1943. Ah, mas bata yung wife niya. Mas bata, oo. 43 plus 12, 24 is 79? Mm-hmm. Wait, 43 plus 12 is 55. Ship! 55, oo, ship. Ship. Oo, oo. Okay, but 43, ship is water ship. Mm-hmm. Okay. Ang ship for this year, mas yung husband niya is what? Nga? 50. Tiger? 50, oo. Okay. Yung tiger this year, medyo, yung heavenly luck is medyo status ko. Okay? Ano ba yun? Hindi ba sila kontrapelo? Ah, hindi sila kontrapelo mag-asawa kasi sheep at saka tiger. Oh. Okay? Ang sheep this year is, kung baga sa 4-star, is 2-star lang. Mm. Ang tiger then is 2-star lang. This year? Yun ang heavenly luck nila. Ngayong 2013. Oh. So I would advise, gawin lang nila yung dati nilang ginagawa. Mm-hmm. Okay? Masipagan, yes. yung manly luck, masipagan, mm-hmm. tapos ayusin yung pintuan. Mm-hmm. No? Pakitingnan po na pag tayunin nyo sa pintuan ninyo, tumingin sa labas na wala hong yerong mga nakaturo sa pintuan ninyo, bubong ng kapitbahay ninyo, hindi sa inyo nakaturo sa main door nyo. Ay, kasi it brings kwan. Masama ba yun? Charchi, yeah. Masama ba yun kapag may yung bubong ng kapitbahay mo nakaturo dun sa ano? Actually, isa yun sa mga tinitingnan ng mga feng shui masters. Oh. Pag nag-hire ka, unang gagawin, di ba? Yes! Tumayo, ang unang nilang gagawin, kukuha sila ng compass. Okay. Tapos hihingin sa iyo yung archi plan. Mm-hmm. Yung plano ng bahay mo. Hindi pwedeng drawing-drawing lang, ha? Oo. Pagkatapos tatayo sila doon sa pintuan mo, titingin sa labas. Tinitingnan mo sila. Ano mong tinitingnan nila sa labas? Mm-hmm. Actually, anything that they see that points in the door. Anything? Anything sharp outside that points kahit to na, your door. Kahit na sanga ng puno. Maliit lang yun. Huwag naman. Halimbawa, mga kanto-kanto
ng mga bubong ng kapitbahay mo. Kanto ng bahay ng ano? Ng wall nila, kumalapit sa'yo, o yung bubong nila, na nakaturo dun sa pintuan ng bahay mo. O kaya may alley, may pagtingin mo ng pinto mo, nandun ka sa gitna pala, ng dalawang wall. Kaya pala, Miss Bell, masama pala yung bahay mo na sa kanto ng dalawang street. Totoo na nagmimid. Yun. Totoo yun. Tapsulok yung tulis na sa iyo. Yes. Sa mga feng shui master, they'll just say, this is not a good form, di ba? But tayo, we are explaining why. Mm-hmm. Why? Alright. I-explain ni Miss Bell Huy ang mga kaibigan sa atin ng pagbabalik sa ating program, The Better Life with Miss Bell G. Hatid pa rin sa ating mga kaibigan ng Lucida. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lucida DS Glutathione Soap. Makinis at maputi ang balat mo with Lucida. Text na sa 0918-310-1841 kung paano ka mapapaganda with Lucida DS Glutathione Soap.